Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang spell upang tawagan kanya, kontakin kanya o i-text kanya. Bagay ito sa mga magkarelasyon ng LDR o kahit halimbawa ay lumipat ka o may gusto ka sa isang tao at ayaw mong ikaw ang maunang mag-chat, mag-text o kumontak sa kanya. Gawin mo lamang ito at kukontakin kanya agad. Una ay kumuha ka ng papel. At isa pa ang kailangan mo lang gawin at kailangan mo lamang ay ballpen, panulat at papel. Una ay sa pinakaitaas ng papel ay drawing mo ang simbolo ng hangin. Ganito ang simbolo ng hangin. Tatsulok na mayroong guhit sa itaas na banda. Ngayon, ang simbolo ng hangin na ito ay makakatulong upang mas mapabilis ang pagpunta ng mensahe sa kanya at maisip kanya at na i-chat, i-text o kontakin. Sunod ay mag-drawing ka ng bituin sa ibaba ng simbolo. Kung mapapansin mo, lahat ng linya dito ay magkakakonekta. Ito ay sumisimbolo upang magkakonekta ang inyong isip upang maisip ka niya agad. Sunod ay isulat mo sa baba. Gumawa ka ng sarili mong dasal. Halimbawa ay kontakin mo ako, tawagan mo ako, ikaw ang bahala. Kontakin mo ako. Mas maganda kung isulat mo ang pangalan niya sa iyong dasal. Halimbawa ay Richard Domingo. Kontakin mo ko, Richard Domingo. Ako ay hindi mawawala sa isip mo. Ikaw ay hindi mapapakali. Ikaw ay hindi mapapanatag. Hanggat hindi mo ako nakakausap. Ngayon ay sabihin mo ang mga salitang ito ng 8 beses. Sabihin mo ito ng 8 beses. Kontakin mo ako, Richard Domingo. Ako ay hindi mawawala sa isip mo. Ikaw ay hindi mapapakali. Ikaw ay hindi mapapanatag. Hanggat hindi mo ako nakakausap. Ay, hindi mapapanatag. At sunod ay ilagay mo sa baba ang part na para bang nangyari na ito. Tinawagan na niya ako. Isipin mo ano bang gusto mo. Tawagan ka niya, i-chat ka niya, i-text ka niya. Ilagay mo, kung gusto mo ay ilagay mo ang 3. Kung gusto mo tawagan ka niya, i-chat ka niya, i-text ka niya. Kung wala kang pakialam kung paano ka ba niya kukontakin. Ngunit kung mas gusto mo ay tawag, nabawa ay tinawagan gan ako ni Richard. At pagkatapos ay ilagay mo ang pirma dito sa bandang kanan. At sulat mo, ako, ito ay nangyari na. Ito ay nangyari. Maaring ito ay nangyari o ito ay nangyari na. Ikaw ang bahala. Ito ay nangyari ngayon, ay kagaya ng aking mga sinasabi kapag magtutupi tayo ng papel, mas maganda kung laging papunta sa atin. Tupi natin ito hanggat hindi na ito maitupi. Hanggang sa hindi na ito maitupi pa.
Ngayon ay kuhanin mo ang iyong pabango. Ang paborito mong pabango, yung pinakamadalas mong sinusuot. Ngayon, ito ay hindi naman kailangan ng espesipikong beses ng pag-i-spray. Hindi kailangan na espesipiko, basta tayo i-sprayan mo lang ito. Ngayon, ang gagawin nito ay tutulong ito upang hanap-hanapin ng gusto mo o ng target mo ang iyong amoy, ang iyong presensya. Habang naiisip ka niya, kagaya ng sinulat mo rito. Ngayon, hanggat hindi ka niya tinatawagan, ay gawin mo ito araw-araw. Hindi mahalaga kung anong oras, kung sa umaga mo ba ito gagawin, hindi yun mahalaga. Gawin mo ito. At ang mga naiipon mo mang ganito, halimbawa ay tinawagan ka niya agad. Tinawagan ka niya agad. Mas maganda kung ilalagay mo ito sa malapit sa iyong cellphone upang dahil syempre kasama natin palagi ang ating cellphone at dito magme-message o dito tayo kukontakin ng ating target. Ayan, maaaring ilagay mo ito sa case ng iyong cellphone, sa iyong bulsa kung saan mo yun madalas inilalagay ang iyong cellphone. Ngayon, may mga nagsabi ito ay bibihira lamang. Ngunit may mga nagsabi na hindi daw gumana sa kanila ang spell na ito. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi gumana ang spell na ito ay hindi ka naniniwala. Nagagana ang spell na ito. Maaring isa yun sa dahilan. Iyon ang pinaka madalas na dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga spell dahil hindi ka naman naniniwala. Nagagana ito. Paano gagana ang isang bagay sa iyo kung hindi ka naman naniniwala na gagana ito? Isa sa pinakamahalagang ingredient ng paggawa ng spell ay ang tiwala. Dahil ito ang isa sa pinaka nagpapagana sa ating spell. At hindi gusto ng mga ating spell, syempre, na hindi ka maniwala, nagagana ito. Kung ginawa mo ito, dapat ay maniniwala ka, nagagana ito. Yun lamang at maraming salamat.